Ito po ang kaganapan, kanina lang, o mga ilang oras na nakalipas sa Green Hills, San Juan. Hostage taking po sa San Juan, Green Hills. Mga 4 na oras ang lockdown doon sa area na yun. Nagsisimula daw po kanina alas 10 ng umaga. Ang sabi po, nasa 30 katao ang hinostage. Isa po siyang security guard, ang suspect. At ang sabi pa, masama daw ang loob nitong suspect. Dahil sinibak daw siya sa kanyang trabaho at ang gusto lang daw ng suspect ay makausap ang kanyang dating kasama at ang media. At yung isang security guard, dinala na po sa ospital dahil binaril ng suspect bago mang hostage. Yun po ang balita. Itong mga kaanak na nasa labas, kung makikita niyo po yung mga tao na yan, ayan po. Yan yung mga kaanak ng mga hostage ng security guard na nasa loob. Yung mga head agencies, nandoon na rin daw po para makipag-negotiate sa security guard. At dagdag pa, isang pistol daw ang dala nitong security guard at may granadang bitbit. Yun ang balita po. Dumating naman yung mga autoridad para sa negosasyon at makipag-negosasyon doon sa suspect, ang dating security guard ng Green Hills. At yung mga tao na dyan sa labas ng mall ay sila ay mga kamag-anak, yung hinostage ng suspect. Sila ay gusto nilang pakawalan yung kanilang mga kamag-anak na hinostage ng security guard. Sana naman ay walang masaktan sa lahat ng mga yun na 30 katao ang hinostage. May dala daw pong pistol itong security guard or dating security guard at may dalang granada din. Yun ang balita. At ito naman po ang statement from Green Hills Center Management. We have confirmed reports of an ongoing incident in Green Hills involving hostage taking of some of our employees by a former SASCOR, Safeguard Armor Security Corporation. Security guard, a fellow security guard, was injured but has already been brought to the hospital. Our priority right now is to secure the safety of the employees and of the public. Ayan po ang statement